lahat. Alhamdulillah, muli na naman tayong nabigyan ng pagkakataong magkita at magsama sa ating panibagong leksyon ngayong araw. Muling nagbabalik sa inyo si Teacher Nisa, ang inyong makakasama at magiging gabay sa pag-aral ng Araling Panlipunan 4. Maghanda na ang lahat sa ating makabuluhang pag-aaral kung saan lilinangin natin ang iba't ibang antas ng pag-unawa, pagpapahalagang panglipunan, at paghubog sa ating pinagmulan, pakikibahagi sa mga gawaing magpapaunlad sa bansa para sa magandang kinabukasan. Handa na ba kayong masaliksik ang bago natin aralin ngayon? Very good! That's great! Bago tayong magsimula, siguraduhin nakahanda na ang inyong module, papel at ballpen. Sa nakaraang mga aralin, natutunan natin ang tungkol sa Pilipinas ayon sa kinalalagyan at katangiang pisikal nito. Natutunan rin natin ang mga likas na yaman, magagandang tanawin, at ang kahalagahan ng katangiang pisikal ng ating bansa. Upang mapalalim pa ang ating pag-unawa tungkol sa bansang Pilipinas, mahalagang alam natin ang mga impormasyon ukol sa mga gawaing hanap buhay sa iba't ibang lokasyon ng ating bansa. Bago natin simulan ang ating aralin, pakinggan muna natin ang usapan ng dalawang bata. Saan lugar ka nakatira? Anong hanap buhay mayroon sa inyong lugar? Malapit sa dagat, pangingisda. Sa inyong lugar naman, anong hanap buhay mayroon kayo? Ano ang masasabi niyo sa usapan ng dalawang bata? Ikaw, saan ka nga ba nakatira? Masasabi mo ba kung anong uri ng hanap buhay mayroon sa inyong lugar? Bakit ito ang uri ng hanap buhay sa inyong lugar? Masasagot mo ang lahat ng yan pagkatapos nating pag-aralan ang ating aralin ngayong araw. Matapos kong ibahagi sa inyo ang mga tinalakay natin sa first quarter ng ating module, simulan na natin ang masayang pag-aaral ng Araling Panlipunan. Ang ating tatalakayin sa unang aralin ng second quarter ay pag-uugnay ng kapaligiran sa uri ng hanap buhay. Ano nga ba ang kahulugan ng kapaligiran at ano ang kahalagahan nito sa uri ng hanap buhay ng mga tao? Ano-ano ang mga hanap buhay ng mga taong nakatira sa iba't ibang lokasyon ng ating bansa? Ang kapaligiran ay ang lahat ng panlabas na puwersa, kaganapan, at bagay na gumagalaw sa ibabaw ng mundo. Ang kapaligiran ng isang tao ay binubuo ng lahat ng bagay na nakapaligid sa kanya, tulad ng bahay, gusali, tao, lupa, temperatura, tubig, liwanag, at iba pang buhay at walang buhay na mga bagay. May ipapakita akong mga larawan at sabihin niyo sa akin kung anong uri ng hanap buhay ang ipinapakita dito. Anong uri ng hanap buhay ang ipinapakita sa larawang ito? Very good! Ito ay uri ng hanap buhay na may kinalaman sa pagsasaka. Ano namang hanap buhay ang ipinapakita sa larawang ito? Very good! Ito ay tumutukoy sa hanap buhay na pag-alaga ng hayop. Pagsasaka at pag-alaga ng hayop ang hanap buhay ng mga taong malapit sa kapatagan. Ano namang klaseng hanap buhay ang pinapakita sa larawang ito? Very good! Ito ay uri ng hanap buhay na pangingisda. Pangingisda ang hanap buhay ng mga tao nakatira sa malapit sa dagat o katubigan. Matutukoy mo ba kung anong uri ng hanap buhay ang pinapakita sa larawang ito? Very good! Ito ay uri ng hanap buhay na may kinalaman sa pagmimina. Ano naman ang hanap buhay ang pinapakita sa larawang ito? That's great! Ito ang tinatawag na pagkakaingin. Ano naman ang meron sa larawang ito?
Very good! Ito ay ang tinatawag na pagtatanim. Ano namang hanap buhay ang pinapakita sa larawang ito? Very good! Ang gagaling ninyo! Ito ang tinatawag na pangangaso. Para sa kaalaman ng lahat, pagnimina, pagkakaingin, pagtatanim at pangangaso ang hanap buhay ng mga taong nakatira sa kabundukan at kagubatan. Anong klaseng hanap buhay ang ipinapakita sa larawang ito? Very good! Ito ang tinatawag na paglilido. Ang mga lugar na may maraming bato at luwal ay may hanap buhay na paglilido. Mauunawaan sa mga halimbawang ito na may kaugnayan ang hanap buhay ng tao sa kanyang kapaligiran. Laging tandaan na ang uri ng kapaligiran ay may kaugnayan sa uri ng hanap buhay ng mga tao sa isang lugar. Naintindihan mga bata? Very good! Masaya kung naintindihan nyo ang ating araling ngayong araw. Ngayon, handa na ba kayo sa ating maikling pagsusulit? Narito ang inyong gawain. Basahin ang mga tanong at isulat sa inyong kwaderno ang inyong sagot. Time's up. Karangalan kong ibahagi sa inyo ang aking nalalaman tungkol sa pag-uugnay ng kapaligiran at uri ng hanap buhay. Umaasa akong marami kayong natutunan at nabaong aral sa ating aralin ngayong araw. Na may pagpalain pa kayo ng may kapal na mawili pang muli sa ating mga susunod na aralin. Muli, ako si Teacher Nisa. Nagpapaalala na ang pag-aaral ay hindi nagtatapos sa paaralan. Hanggang sa muling pagkikita, paalam!